Okay, magandang hapon mga ka-farmers. Dito tayo ngayon sa taniman ng kangkong ni Manong. Anong pangalan mo, Nong? Crispin. Manong Crispin. Ito ang kanyang farm. Meron siyang maisan. At meron ditong porsyon na nagtatanim siya ng kangkong. Nakita ko siya dito. Pag nagbibisita ako, palagi siya nagaan eh. So nagtataka ako ngayon kung palagi, bakit siya palagi nagaan eh. Kumikita yata ito si Manong. Interviewin nga natin ngayon. Para naman makita natin. Para ma-encourage natin yung mga nagtatanim ng gulay. Kung paano magtanim ng kangkong. Okay. Pala, hindi naman ganong marami. So, nagtatanim daw siya ng kangkong para pang araw-araw. Okay, ito yung kanyang inaanihan ngayon. So, sabi niya, pang ilang beses ka na dito nung nag-ani? Pang ilan na? Pang lima na ito. So, hanggang ilang ani ka dito? Walong buwan. Walong buwan, sige lang. Pagkatapos... talagang mahalaga lang pa. So bawat ilang araw ka bago ka mag-ani ulit? Bali tatlong araw dito na naman sa kabila. Ganyan kami. Oh. Malaki. Habang lumalaki dito. Nandoon kayo. Babalik naman kami dito ulit. Dalawa kayo ni Mrs. mo nag-ani dito. Apat kami. Apat kayo. Yung dalawang anak kong kwan. So, bali, ilang area itong tinanim mo? Mga kwan lang, 400. Ay, 400 square meter. Tapos, apat kayo nag-aani. Walang tigil ng ani? Pagitan ng isang araw, ganun. Mag-aani na naman? Pangalawang araw, ani-an naman. So, bali, apat kayo. Pagkatapos doon na mag-aani, bali kayo doon, ani na naman. Oo. So, bakanti lang na hindi mag-aani, linggo lang. Monday to Saturday nag-aani kayo. Ano 'yon? Yung pag-aani namin sa schedule ng kuan, pagbibin pa sa papuntang Baguio mag-cutting kami ng linggo, ano na sila sa bukas Lunes. Pagitan ng Lunes, Martes mag-cutting na naman kami dito. So ang market niyo papuntang Baguio? Martes. Tapos tatlong beses lata, isang linggo yan. Tatlong beses, isang linggo, di adala sa Baguio? Oo. Oh. Oh, sa isang harvest nyo, nakakailang bundle kayo? 200 plus. 200 bundle? Big case. Sa isang big case, magkano ang isang big case? 70. Ha? 70. 70 sa isang big case, 200. So, 1-4 sa isang anihan. So, sa isang linggo, 1-4-2-8, magkano yung 4-2? Wow, ganito ang kita ng kangkong. Pang-pang lang naman. Pang-bahay lang. Pang-pang lang naman. O sa pang-araw-araw na kung namin, yung buka namin na kung anong kita yung... So, kumbaga yung pag-harvest nyo, may tubo na kayo doon. So, may araw-araw kayong trabaho. Tapos kita. Wow. Lapit pa isang araw. Ano naman? Magbakante rin kayo ng isang araw. Ilan lang ito? 400 square meter sa. Mga 600 ang makukuha ang bandero ito sa isang doon. So, kailan nyo pa ito tinanim? February lang ata. February. Tapos after how many days na nag-umpisa kayo mag-ani? Sa 25 days meron na. 25 days. Mm-hmm. Tapos mag-ani na kayo every 3 times a week. Yung una kasi yung tangkay muna. Oo. Pag nanganak na, dami naman yung anak. Yun yung mga anak niya. Mas yung mga anak dito sa puno. Ayun, yun ito yung pinag-anihan niya, oh. Tapos ito inanihan na ito 3 beses, uusbong siya ulit. Tapos yun naman yung harvest. Susunod ito pag kuan. Susunod ulit yan. Hindi naman pwedeng ubusin yan. So pipiliin mo lang yung malaki. Malaki. Yung maliit
Iwan mo. Iwan muna. Ah, hindi mo inuubos. Pag inuubos mo yan, matagal. Tsaka babansot na yan. Ay, babansot na? Hmm. Ah, dapat alternate. May stress yung noon. Anong klaseng kangkong ito yung tinatanim mo? Nung? American nata yan. American? Kangkong. Hindi Chinese? Hindi. Hindi yung Chinese, eh, pangkon yun. Pangtuyo. Ay, pangtuyo? Yung, yung lupa. So, pinapatubigan nyo ito? Oo. Dalawang bisis lang linggo. Tapos, ano naman ang inaabuno mo? Pag kata... Urea lang. Urea lang? Konti. Itong area nito na 400, mga ilang gramo? 6 na kilo. 6 na kilo? Mag-abono ka 6 na kilo sa isang buwan? O, sa isang linggo. Isang linggo, 6 na kilo? Oh. Ganda ng kangkong ni Manong, oh. So, sabi niya, pang-araw-araw lang daw ito. Pero sa isang... sa isang linggo, kumikita siya ng halos 1.4 times 3. Yan ang kita nila. Isang linggo. Kahit paan, kung palay lang ang kuan, walang kita. So, walang-wala yung palay sa kita ng kangkong? Wala. Tatakbuhan na yung kita sa palay, pati sa mais. Kung sana, kung talagang marami ang susuplayan, kahit na isang tere na sana. So, ang kuyan mo ngayon dahil sa yung supplyan. O, yun lang. Yun lang. Tataniman namin. Isa lang ang suki mo na kumukuha papuntang Bagyo? O, isa lang. Isa lang? Mahirap naman kung marami. Ah. Talagang magpupa ka ng maglinis, mag-cutting. Magastos din. Pumuhay. Doon napupunta yung mga tubo mo. Parang yung pag-harvest. Nandoon yung... sariling pawis mo lang, kita mo na yun. Yung parang para may trabaho ka, no? Oo. Ayos na isipan ni Manong. So, kaya pag meron kayong palayan, maglaan kayo ng para sa kangkong kung meron kayong market ng kangkong. Meron kayong pag, ito yung kanyang mga hinarbis, oh. Kasi kung minsan palay, mura lang yung kwan. Yun, oh. Malinis ang kangkong dito, ah. So, wag yung isipin na ang kangkong kung saan-saan lang kinukuha. Talagang ang kangkong malinis. Dito nila kinukuha sa farm. Hindi sa ilog. Hindi sa ilog. Huwag kayong maniwala na ang kangkong galing kung saan-saan. Dito po yan. Galing po yun sa farm. Malinis. Hindi sila nag-i-spray ng insecticide. So, organic ito. Organic, naglagay din ako. Ang kanyang fertilizer una, organic, tapos pang dagdag lang ng kaunti na... compost fertilizer. Yung basal niya, compost fertilizer. Para kumbaga yung urea, kaunti lang ang linalagay niya. Talagang umipik ko na yung may magay na ako. So, hindi kayo nag-i-spray dito? Minsan-minsan lang. Minsan-minsan lang. Okay. Kung makita mo lang na merong kakagat sa dahon yun. Okay. So, dito yung farm dito. Merong mga papaya, merong... ano yung kamuti nung? Yung... kangkong pa rin yan? Yung luma yan. Ay, luma na. Kuhaan ko ng kuhaan. Para nilipat ko dito. So, pag mais sa isang hektarya, magkano kinikita mo dyan nung? Ano yung mais na yan pang... Hybrid? Commercial. Magkano kinikita mo dyan sa isang hektarya? Hindi ko pa kung pero nasubukan na yung kabila namin. Magkano? Kikit? Maglinito daw nata ng mga 100,000. Sa isang hektarya? Magnito? Kanya, 1.5 kamo lang. 1.5, 100,000. Anong mais yun yung Mr. and Mrs.? Hindi, yung kanya, yung dilaw na... yung dilaw na pang pakain, yung hybrid? Oo, yung hybrid. Pwede, 1.5, mga 100,000 yung nito. Mag-gogros siya na... Ano mas malakas, mais o palay? Sa akin, mais na ngayon, dahil yung palay, mahirap talaga ngayon. Mahirap yung palay? Maraming pan. Yung insektaw, saka yung mga pan. Sakit, mga
So mas mahirap alagaan yung palay kaysa mais. Maliban sa ang palay, may mga sakit, mura pa yung presyo. Ano, magkano na yung huling presyo ng mais, palay dito? 12 lang ng main crop. 12 lang? Second crop, 16. Pag 12, magkano kinikita doon sa isang hektarya? Pero mas marami kunti yung 6 sa main crop kaysa second crop. So, pag second crop, 12 lang ang presyo? Pang 16. Yung 16. Yung main crop noon, 12. 12, magkano sa isang kaban ang, ay sa isang hektarya, o yan noon, na harvest? Kunti lang, mga ano, makapag binta ka ng 16, sa isang hektarya, 60,000. 60,000? Yung gastusin po pa na eh. Magkano ang ginasto noon? Mga 30, may gate. Ay grabe. So sa palay, ang gasto 30,000. Ang gross income ay 60,000. So 30,000 lang ang kinikita sa isang hektarya ng palay. Kaya malayo sa kita ng kangkong. Sa gulay. Kahit anong gulay, wala talaga yung masasabi yung kita sa palay at saka sa may isan. Ibang magsasaka ay sinasabi ko lang naman na pag palay lahat na yung panay, may lalo kung maano pa yung lithium rubber, wala. Wala talaga? So mabuti itong naisipan nyo. Matagal ko na kayo dito nakikita na nagta-harvest ng kangkong ah. Sa palagay ko lang, hindi lang pang-araw-araw ang kinikita nyo dito, ah. Akalain mo yan, sa isang linggo, tatlong bis kayong mag-deliver sa pito. So, ibig sabihin, 200 tina bundle sa isang linggo. 600. Ay, 600 na bundle. Ang isang bundle, tag 7. 7 times 6 is 42. So 4,200 sa isang linggo. Sa isang buwan is ang kita niya sa counting ko yan ito, 16,800 sa isang buwan. Times 10, 200,000 ang kinikita sa kangkong ni Manong sa isang taon. Lalong medyo mahal yung kangkong noon. Marami talaga. Pag mahal ang kangkong, magkano ang isang bundle? 10. 10. Ngayon, ang presyoan, 7 lang. Yun, hindi pa daw ngayon. Pag mahal daw ang kangkong, 7 per bundle. So, ibig sabihin, 700 times 10 is 7,000. Ay, tama ba? Ay, 600 na bandal? Yung 600 times 10, 6,000 ang kita ni Manong sa isang linggo. Wow! Yan. Dapat marunong kang dumiskarte. Pag wala kang trabaho, masipag ka mag-ani, masipag ka magtanim, kahit kaunti lang ang tanim mo. Ang kailangan lang masipag ka mag-ani at meron kang kontak sa market. Kung tatamad-tamad ka na mag-ani, wala kang kikitain kasi kahit may kangkong, di ba Manong? Dapat matyaga ka na mag-ani. Alagaan mo, matyaga ka mag-ani. Alamin mo kung paano magtanim ng kangkong. Kahit anong gulay, maganda. Kahit anong gulay, basta marunong ano? Oh, kasi kasi mga magsasaka ay wala namang kita, puro zero. Kasi hindi sila pinag-aaralan yung pagtatanim ng mga gulay. Totoo 'yun kasi minsan nag-seminar, mayroong nag-seminar sa amin doon. Inimbitahan ko yung mga iba, ayaw nila. Kasi parang tanim ka doon ng gulay para ka nag-alaga ng bata. Ayan, pauwi na si Manong. Salamat Manong sa binahagi mo sa
Pagtatanim ng bukan, lilinisan pa. Oh, lilinisan niya nila. Mamaya kailan niya kukunin? Bukas? Deliver na. Deliver na mamaya. Okay. So, yan ang ating vlog sa pagtatanim ng kangkong.